And guys, okay na okay talaga itong ating 5 volts, 5 watts na ceiling pa na to kasi talaga matipid siya sa power. Kahit na solar panel yung gamit natin or kahit power bank is pwedeng-pwede siya. And aside from that is, nagamit ko na rin siya maghapon at magdamag at talagang hindi siya umiinit. Hindi talaga siya nag-overheat. Ang brand nga pala nitong ating ceiling fan ngayon is Bone Fan Series. Medyo bago lang siya sa pandinig natin kasi nga usually ang nabibili natin mga ceiling fan ay NSS brand. So ito naman yung kanyang laman. Ito yung kanyang blades. So bilangan muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung blades niya and medyo malutong. Pero nabibenta man siya kato para hindi naman siya mabilis masira. And ito naman yung mismong laman niya sa loob. Ito yung ating ceiling fan and wala ng laman. Ito yung ating ceiling fan, ito yung kanyang USB connector, ayan, USB A. Tapos, ito yung kanyang cord na mahaba. Tingnan natin kung gano'ng kahaba. Pero base sa kanyang description, ang haba nito, ang length nito is 2 meters. Ayan. And then, kakabit ko na itong mga blades. Wala nga pala itong kasamang tornilyo, kaya madali na siyang ikabit. And kahit naman wala siyang kasamang tornilyo, is matibay naman yung kanyang lagay ng blade at hindi naman siya basta-basta matatagtag. And by the way, magaan din lang pala itong ating 5 watts na ceiling fan kasi ang timbang nilang is 0.33 kg, which is napakagaya niya talaga. Pwedeng-pwede siya kahit sa mga mosquito net ng bata. At sa video nga pala na ito, sinubukan ko pagganaan itong ating 5 volts na ceiling fan gamit itong ating phone chargers, sa power bank, sa solar panels, at sa solar charge controller. And also, tinest ko din nga pala kung ilang oras nga ba kayang pagganaan itong ating 30,000 mAh power bank itong ating 5 watts na ceiling fan. And also, I will share na rin my experience kung worth it nga bang bumili ng ganitong klaseng DC fan kumpara dito sa mga AC fan na sinaksaksak sa kuryente. So, unang-una, pwede natin itong gamitin sa mga 5 volts charger katulad nito. Ayan, basta may USB port, pwede yan. Kasi naglalabas sila ng 5 volts. So, try natin. So, ayan. And okay din nga pala guys yung kanyang hangin, malakas din naman, tapos tahimik din yung pag-uikot niya, talagang hindi siya makakagising. Yun nga lang, ang problema natin is kapag nag-brown out, syempre hindi na siya gagana. That's why mas maganda kung meron din tayong power bank. So, ito nga pala yung power bank kong ginagamit, itong Rapo 30,000 mAh power bank, talagang matagal siyang malobat. Talagang maganda kung meron tayong power bank, lalo na kapag nagba-brown out. So, ayan. And now, test na natin kung talagang 5 watts nga yung power na kinukonsume niya, kasi yun yung nakalagay sa kanyang specification. So, gagamit ako ng USB checker para malaman kung talagang 5 volts nga. And ito guys, 0.76 ampere with 5 volts. Kung imumultiply natin sila, makakuha lamang tayo dito ng 3 watts mahigit. So, hindi pa siya umabot ng 4 watts. So, in this case guys, medyo iba yung nasa specification niya na 5 watts daw. Kasi as we can see naman, less than 4 watts lang yung kaya niyang consume. Siguro kung aabot sa 5 watts yung kanyang power consumption, siguro ay mas malakas yung kanyang ikot. Hindi naman sobrang lakas, pero hindi rin naman sobrang hina. And now, para naman malaman natin kung worth it nga ba o maganda nga ba natin ipares itong 30,000 mAh na power bank dito sa ating 5 watts na ceiling fan, ay ititest ko yung kanyang capacity kung ilang oras nga ba siya tatagal. At ngayon, subukan natin siya dito. Ang oras ngayon is 10:15 ng gabi. 10:15, try natin kung ilang oras siya tatagal. Tapos sinubukan ko na dito sa akin 30k mAh na power bank and gumagana na. Malakas din naman yung kanyang hangin. So try na natin. Ito nga guys, umaga na at umiikot pa din yung ating ceiling fan. And ang oras naman natin ngayon ay 8:38. Tapos itong ating power bank ay meron pang tirang 3 bar. So 1 bar pa lang yung nababawas sa loob ng magdamag. Ito guys, tumigil na itong ating ceiling fan at as we can see, lowbat na rin itong ating power bank. Ang oras naman ngayon is 8:41 ng gabi. 8:41 PM until the next day. So halos umabot siya ng 22 hours mahigit. Kung mayroon mo kayong solar setup sa bahay, pwede rin siyang gamitin dito sa ating solar charge controller. Ayan. So dito ko siya isasaksak sa USB port. So ayan, gumagana na rin yung ating ceiling fan. At ngayon naman, itry naman natin itong ating 5 watts na 5 volts na ceiling fan gamit itong ating dalawang solar panel. Itong ating isang 15 watts na CC lamp at itong ating isang 10 watts na 6 volt. Para malaman natin kung alin nga ba dito sa dalawa yung mas magandang iset dito sa ating 5 watts na ceiling fan. At ngayon naman guys, itatry ko naman siya dito sa ating CC lamp na 15 watts. Mabot siya ng 22.6 volt. At eto guys, try nating utay-utay ilbilad sa araw kung malakas yung kanyang ikot. So yan, hindi pa siya umiikot. Then, ito sa malakas yung sikat ng araw. And ayan guys,
umiikot na rin siya ng maayos. Ayan, ito yung aking solar panel. So ang gagawin ko ay idadire ko na siya din sa ating buck converter para hindi gaano mahaba yung wire. At kapag sobrang haba kasi ng wire is bahina na rin yung power na napupunta doon sa dulong wire niya. Nagkakaroon ng power loss. Ito na guys, itry ko na siyang ibilad sa araw. And then guys, mas malakas yung ikot ng ating ceiling fan. And yung power niya naman is, ayan, 0.76 with 4.88 volts. Ito naman, buksan naman natin itong ating 5 watts na ceiling fan. Ito nga pala guys, yung nasa loob niya. Ayan, ito yung mga capacitors and tanso. Ayan, medyo makapal din naman siya kumpara dun sa mga 220 volts. And as I can see naman, it halos pareho lang sila ng laki ng tanso na nakita natin din sa ating 12 volts na ceiling fan. At ngayon, alin nga ba ang mas magandang gamitin? Itong mga AC fan na 220 volts o itong ating 5 volts na DC fan? Well, para sa akin, mas magandang gamitin itong ating DC fan kasi mas marami tayong power source na pwedeng paggamitan dito. Katulad ng charger ng cellphone, power bank, tsaka sa mga solar panels. Kumpara dito na sakalangan sa kuryente mo lang siya isasaksak. Yung nga lang, syempre, ito is 11 watts. That's why mas malakas yung hangin niya kumpara dito sa ating less than na 5 watts na DC fan. Ayun na nga guys, based on my experience, ay mas magandang iset dito sa ating ceiling fan ito ay itong ating 30,000 mAh na power bank. Ito namang ating ceiling fan na ito kapag may kuryente, pwede natin gamitin sa mga cellphone chargers and then kapag nag-brown out naman, pwede natin ilipat dito sa ating power bank. Kung solar panel naman yung iseset natin dito, ay mas pipiliin ko itong 10 watts na 6 volt na solar panel natin basta gagamit lang tayo ng 5 volts buck converter para mapagana natin na maayos dito sa ating ceiling fan. Guys, kung gusto nyo nga pa lang bumili, ilalagay ko lahat ng links natin sa ating description below tsaka sa ating comment section. And kung mayroon pa kayong question and request, just comment lang sa ating comment section below.